Hi mga kalakwacha! Welcome back to my YouTube channel. And it's me again, Cassie. Welcome po ulit sa mga bago sa channel ko. Sa mga hindi pa nakasubscribe, subscribe button is down there. Click that and also ring the bell for notifications. And for this vlog, we're gonna review this lip tattoo. This is from Color Story. The shade is Poppy. I guess it's red. And it's a peel-off lip stain mask. So if you wanna know kung maganda ba to, or if worth it ba siya, please keep on watching. Makita ko muna sa inyo yung texture niya. Okay, naka... Lagli lang na yung konti. Ayan yung texture niya. Medyo thick siya. And para siyang facial mask, ganon yung kanyang texture. So, try natin siya apply. Try ko kung pwede ko siyang kunin dito. Kasi lalagay ko siya sa lips. Dapat kasi fully covered siya. Para pag tinuklak natin siya mamaya, try ko nga siya na direct ilagay. Bloody niya. Hirapan ako ilagay gamit yung daliri. Teka. Baka pwede mag-lipstick brush. Hirapan na ako nagsalita. Try ko mag-lipstick brush. Ayun na. Punta na siya sa ngipin ko. Kung nakita niyo. Para akong vampira. Tapos natin siya. Ang hirap niya naman ilagay. Magpas na ho. Ayun na nga, hindi ko alam kung tama itong pinagkagawa ko. Ayun na siya, naging red na yung teeth ko. Ganyan lang natin mamaya. Teka, pantayin ko muna ko. Ginagawa mo. Hindi ko alam. Tama ba itong ginagawa? Ayan, leave muna natin siya for 10 minutes. Hindi na ako magkasalita kasi nagdidikit siya. So, antayin na lang natin. Ayan na siya, mga kalakwacha. After 10 minutes, dry na yung kanyang top. Ayan. Ay, hindi ko kumulay ba? Dry na siya. So, yan. Wala siyang ano, bakas. Ayan. Wala. Tutuklapin na natin siya. Yung ngipin ko, tingnan nyo. Naging red na. Hindi naman masama yung lasa niya, kaya okay lang makain mo siya. Ayan na. Maangat-angat na siya. Push lang natin siya towards mataas. Yun. Try ko siyang hilahin. So, ayan yung aking lower lip. Natanggal na siya yung kinang-cover kanina. Yan siya. Yung sa taas naman. Push naman natin siya bababa. Yung
upper lip. Ganun na siya. Ayun yung results niya. Wait lang, may mga konti pang bakas eh. Peel off natin yung mga natitira. So, ito yung result niya. Ayan. Ano siya? Hindi siya pantay-pantay. Yung pagkaka-spread ng pagka-red. Ayan o. Parang may buo-buong natira dito sa may bandang loob. Hindi ko alam kung sa lips ko lang siya ganito. Na ganyan. Ayan o. Kung makikita nyo. Sa loob niya, parang batik-batik. Unlike dito sa outer part ng lip. Maayos siya. Pero dun sa bandang loob, parang hindi gaano. So, pag inis, squeeze ko siya ng ganito. Nakikita niya siya. Ayan o. Nakikita niyo yung hindi pantay-pantay. Na may mga matirang residue dun sa gitna. Hindi ko alam kung sa pagkakalagay ko lang yun or what. Pero, ayun yung result niya sa akin. Yung color niya is okay. Yun nga lang, di ko gusto yung pumapasok siya sa ngipin. Yan ah. Parang nakain ko na yung iba. Ayan, naging pula-pula na tuloy yung teeth ko. Tapos ano, parang ang dry ng feeling. Hindi ko siya masyadong trip. Kasi ang dry niya sa lips, ang dry ng feeling. Tapos syempre, huwag niyo itong gagamitin pagka may mga konting bitak-bitak yung lips niyo. Kailangan mag-ano muna kayo. Ang weird lang kasi parang hindi mo siya pwedeng gamitin nang meron kang lip balm kasi hindi kakabit yung tattoo. Tapos hindi ka rin naman pwede maglagay nito pag super dry ng lips mo kasi may chance na yung lips mo yung matuklap. The first time na ginamit ko to is ganun eh. Ganun natuklap yung ano ko, yung lips ko. Kailangan maingat na maingat ka kapag ka kasi lumagpas siya dito sa outer part ng lips mo. Magkakakulay din siya. Kaya ayun o, yung iba kong lampas, meron siya ng lagpas na color. Okay naman siya, so far. Siguro pwede natin siyang patungan ng lip balm. Meron ba akong lip balm? Try ko pagka pinatungan ng lip balm kung okay siya. Meron ako dito, Vaseline. Try ko siya pag may Vaseline. Pag may Vaseline, medyo okay yung effect niya. Glossy nga lang. Glossy siya. Hindi ko lang alam kung gaano katagal to tatagal. Pero try ko to itulog, tas bukas, tignan ko kung nandun pa rin siya. So, comment ko na lang sa baba kasi hindi ko lang shoot yun kung ano nangyari. Ayan siya. So, yun na nga. Final judgment. It's just fine. Okay lang siya. Yun nga lang, kailangan mo talaga mag-effort. Maingat dapat yung pagkakalagay. Tapos, dapat make sure na hindi dry yung lips. And kung gusto mo siya na matchive ng parang moisturize, kailangan pa siya patungan ng lip balm or ng Vaseline Petroleum Jelly para ganito yung maging result niya. Kasi kapag kawala, yung kagaya kanina, dry siya. So, hindi ko alam kung matatagal nyo yun for the whole day. Ako, mas prefer ko kasi yung moisturize na ganito kesa yung matte pero dry. Shoutout nga pala, this is actually sponsored by Miss Zaira Libanan. Thank you for this color story by SE Lip Tattoo, and this is from Canada. Ayan siya. Hindi ko alam kung sa dito sa Pinas kung saan meron ganito. Siguro naman sa mga online meron ganito. Hindi ko lang alam kung magkano kasi nga sponsored lang to. Ayun lang. Then shoutout nga pala sa ating mga kalakwatsa, Jel Malik, Wendell Zaragoza, Kim Diaz, and Lester Laborte. Salamat sa inyong pananood. Shoutout po sa inyo dyan. Shoutout nga pala sa ating mga kalakwatsa from Chicken Feet Gang. So, what's up sa inyo mga paal? What's up sa inyo mga kalakwatsa? Dimitri Takda, Jean Guido, Jopet Haner, JR Gahuman. And from Camp Bumi, yes sir mga kaibigan, yes sir mga kalakwatsa.
ating kalakwacha, Renz Cogal, Kim De La Cruz, and Janelle Bernal. Happy viewing po sa inyo. Maraming salamat sa panonood ng aking vlog. Yun lang mga kalakwacha, ang aking short review dito sa Color Story Lip Tattoo. Sana nagustuhan niyo ang video na to. And if so, please hit on the like button for me. And don't forget to subscribe, of course. And share nyo na rin para sa inyong mga friends. And don't forget to support Filipino vloggers. Yun lang. Thank you for watching. See you next trip. Bye-bye.